totoo. Ito ay totoo na tao lang ako. Hindi naman ako, talaga ako si Kristo. Si Kristo ay Diyos. Ako po ay likha lang ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi kailanman na nagpakilala tayo na tayo ay Kristo. Tayo ay Diyos. Tayo ang Panginoon. Wala po yan. Ikaw. Magandang araw po. Nandito po tayo sa Garcia Hernandez for the Sport Fest sa mga altar boys sa pitong parokya po. At meron nagko-comment sa atin si Mark Arances. Sabi niya, si Jesus badi ay ka. Taura ka oy. Ikaw dapat ang magserbisyo sa Ginoo. Ayaw pa serbisyo. Tuloy imong flock sa pulong sa Ginoo. Imong gitudlo kabuang. Kung saan pagdaot sa mga Kristohanon. Yan po ang tanong o komento sa ating mahal na kapatid. Tayo daw ay hindi si Kristo. Hindi tayo pa serbisyo, kundi tayo ang saserbisyo. Salamat kapatid sa komento mo. Dapat atin sagutin lang ito, no? So, ano natin ito sagutin? Dahil nagpo-post tayo na may nag-serve ng pagkain after sa misa, may mag-serve ng pagkain, bakit daw siniservisyuhan tayo? Dapat tayo ang magservisyo. Yan ang sabi ng ating mahal na kapatid. Okay. So, paano yan? Paano natin sagutin yan? No? Alam nyo ba na si Kristo nagsasabi sa Matthew chapter 10 verse 40 na siguro ito? Tingnan natin. 41? No. Ang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. No. Matthew chapter... Mga ang ano dito gantimpala po eh. Ang label. Ang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. At ang tumanggap sa akin ay tumanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumanggap sa isang propeta dahil ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpala na uukol sa propeta. So kung mag-serve tayo sa mga alagad ng Diyos, kung makatanggap ng gantimpala yung alagad sa Diyos, ganun din yung matanggap mo, yung gantimpala. No? At ang tumanggap sa isang taong matuwid, dahil ito'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. No? Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliit na ito. Dahil siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. So, malinaw na malinaw mga kapatid, kung magsisilbi tayo sa mga tao na alagad ng Diyos, ay tatanggap din tayo ng gantimpala. Hindi dahil tayo ay Diyos. Hindi naman tayo... nag-claim na tayo ay Diyos. Tayo ay hindi Diyos, alagad lang. Tayo ay tinawag ng Diyos, pero hindi naman tayo nagpakikilala na tayo ay Diyos. No?
nagsiserve naman tayo. Kailan ba tayo nagsiserve? Sa pag-celebrate natin ng mga sacrament. Yung pari ay nagsiservisyo sa bayan ng Diyos sa pagpakain nila, si spiritual. Kailan po yan? Sa pamamagitan ng mga sacrament, pagdidiwang ng misa, pag-celebrate at pag-administer ng sacrament, dyan ang paraan. Dyan ang paraan na nagsiserve ang pari sa kanyang bayan. Ano ba yung sabi ni Kristo kay San Pedro? Ito ang sabi niya sa John 20 verse 21 verse 15. Ito ang nakasulat. Ito ang bili ni Kristo kay Pedro. Tinanong si San Pedro kay Kristo, ano po ba yung tanong ni Kristo kay Pedro? Pakakainin nila. Tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit po, tinanong si Pedro, ano yung misyon ni Pedro? Papakainin yung kanyang karnero, pakakainin yung kanyang mga tupa. So ngayon mga kapatid, yan po ang paraan na nagsiserve ang mga pari, ang mga apostol sa pamagitan ng pagpakain ng mga tupa. Kailan ba mapakain ang mga tupa? Sa pamamagitan ng Eucharistia. So sa tanong niya, magserbisyo ka, hindi ikaw ang dapat serbisyuhan. No? Nakaserbisyo na ba ang pari? Every time magdiwang siya ng misa, nakaserve siya sa bayan ng Diyos. Dahil siya lang ang makaselebrate ng misa. Hindi kahit sino, mga kapatid. So yung mga tao naman ay naghahanda ng pagkain para sa pari, no? Dahil sa tuwa at sa gala na sa pamagitan nito ay ma-inspire lalo yung pari. Dahil nagpapakain siya spiritual ng mga tao, yung mga tao naman nagpapakain sa pari ng material sa pamagitan ng pag-prepare ng pagkain. Pero hindi sila obligado doon. Pero yan talaga ang gusto ng mga tao, na magsilbi din sa pari na nagsilbi sa kanila sa pamamagitan ng mga sakramento. So anong sabi? Isa-isahin natin, punto per punto. Sagutin natin ang ating mahal na kapatid. Meron pa tayong maraming sasagutin, no? So keep in touch lang, dahil sasagutin natin sila with a humble heart. Si Jesus ba di ay ka? So, hindi naman ako si Jesus, no? Wala naman tayong sinasabi na tayo ay si Jesus, di ba? Meron ba akong talk na sinasabi ko, I am the Son of God? Wala. So yung observation ni kapatid, Kapatid Mark Aranses, parang malayo ito. Tao ra ka, uy. No? Totoo. Ito ay totoo na tao lang ako. Hindi naman talaga ako si Kristo. Si Kristo ay Diyos. Ako po ay likha lang ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi kailanman na nagpakilala tayo na tayo ay Kristo, tayo ay Diyos, tayo ang Panginoon. Wala po yan. Ikaw dapat ang mas magserbisyo sa Ginoo, ayaw pa serbisyo. Ikaw dapat ang magsilbi sa Diyos, sa kanyang bayan, hindi ikaw dapat silbihan. So, totoo naman yan, no? Vice versa yan, eh. No?
magsilbi ang pari sa mga tao at ang mga tao din ang magsilbi sa pari. Dahil tayo po, let us serve each other. No? Kailan nagservisyo yung pari sa mga tao? Every time mag-administer siya ng sacrament. Every time magpunta siya, anointing of the sick, confession, mag-celebrate ng misa para sa pagkain spiritual sa mga tao, mag-elaborate sa magandang balita. Ito ang ginagawa natin, no? Ina-elaborate natin yung magandang balita using social media po. Okay? At ano pa yung ano niya, tudlui imong flock og pulong sa Dios. Turuan mo yung ano, yung mga tao mo, so yung mga bayan ng Dios, sa salita ng Diyos. Kaya nga nakukuha tayo ng Biblia eh. Di ba? Every time sasagot ako sa mga accusation ng ating mahal na kapit, then banal na kasulatan ang kinukot natin. Imong ginatudluan o kabuang saan pagdaot ang mga Kristohanon. So tinuruan ko daw o mga kabalastugan, yung mga tao, yung mga kapatid natin, sa pag-atake sa bawat isa, no? Totoo ba 'yon? No? Parang hindi natin 'yun ginawa, no? So kapatid, wala naman kaming tinuro na siraan ang ibang sekta. Sinagot lang natin with a humble heart po, no? At 'yan po ang sagot natin kay kapatid na Mark Aranses. So napas mo ang gaingon anak pader, basin walking po si Rosemary Sabino Montajes. So binibasa na natin yung mga komento nila at sasagutin natin dahil parang malinawan naman kahit hindi para sa kanila, para lang sa mga nanonood natin na laging sumusunod. Ang tinuturo natin dito, hindi kabalastugan, hindi pagsiraan, kundi paglilinaw lang sa mga tanong or mga argumento patungkol sa relihiyon. Hindi naman tayo nag-uusig sa kanila. Na sinasabi lang natin ang katotohanan kung anong kaganda yung simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Marilyn Molina Gagara, nagagalak ang taong may puso na magserbisyo sa isang pari na nagbibigay din ng serbisyo sa simbahang Katoliko. O, ang ganda ng sagot ni kapatid na Marilyn, no? Hi Father Darwin, maayong hapon niya si Jubilin Ibaya Salisi, si Toots Aldamar nanood sa Ato Franco. Kulang sa pansin lang ang nagkomento rin si Jean Marie Novo. So, si Teresa Norbe Riguinho. Good afternoon, Padre. Watching from Bacolod City. Oh, kumusta kayo, taga Bacolod? So, hindi pa ako nakapunta sa Bacolod. Mga Ilonggo yung Bacolod, no? Mixed na po. Listen, you father. Wala jud ka magsulti o bad sa mga kapatid natin. Si Ili Pabatao Cantaro. So, alam naman ng ating mga kapatid, no? Na hindi tayo nagsasalita ng maanghang sa ating mga mahal na nandito. Si Minari Son nanood sa atin. Salamat po. Si Honor Test, maayong udto padre. Watching from Labi, Zamboanga del Sur. No, salamat po. Si Milin Arabaka. Hello Father, good afternoon. Thanks for the good servant. Maura taon ang kalipay sa mga pari na panggaon sa parokyano, na ibog lang sila padre. Salamat Iksuon. Maganda yung mga sagot natin, ng mga listeners natin. So from time to time sagutin natin yung mga komento na mapansin natin. Hindi natin masagot lahat dahil libo-libo po yung nagkukomento sa atin. Nandiyan sa Facebook, nandiyan sa YouTube. Hindi natin masagot lahat. Pasensya na po. Sa kanila, ibang sekta ay may mga sinungaling ang ipalaganap nila. So, let us pray na lang, kapatid na Dave Maria Carmen. GC Delgado Trinidad is watching. Jan Villamer, good afternoon, Father. Good afternoon din.
Good afternoon, Father Darwin. Gika na watching from Minglanilla. Cebu, see you po hon inig-visit ni Mudere Amping Perni. God bless you. So, maraming salamat din, no? At si Ladis Masi India, no? Ladis Masi India. Oh, may mga India na nanood natin ngayon, no? Salamat po. At si Eva Bouvier, mayong palis pa dayon sa ilahanan nga totally the close ng occult third eye. So balitandaan na na-close na yung occult third eye kung ano, kung hindi ka na makakita, hindi mo na madama, hindi mo na ma-sense, hindi mo na marinig, hindi mo na wala ka nang makita ng mga ibang nilalang, ikaw lang ang makakita. So wala nang tatabi sa'yo, wala ka nang panaginip na consistent na may naniligaw sa'yo na lalaki. Si Rinad Arimas, Padre, mayong udto, paano malalaman na walking possess, no, ang isang tao? During exorcism lang yan at deliverance, kapatid. Si Pai Paloma, hi Father, watching from Maasin City, Southern Leyte. Si Sostines Dadoya Alikdan. Hello Father, seminarians from Pangasinan here. Oy, patuloy ka kapatid ha. So marami ng mga seminarista na laging sumusubaybay, laging sumusunod sa ating programa po. Para rin na maka-add to podcast sa Mindanao kung pupunta ako sa Mindanao this coming August sa Tagumpo. Ipo-post natin yung lakad natin sa sunod na mga araw. DG Mesias Nalugon, nagtanaw na to. Si Mini Hosayan from Taiwan, nanood sa atin ngayon. Salamat, Dre. Daghang nadig-on sa pagtuo. So maraming natibay, naging matibay sa pananampalataya. Yan po ang komento ni kapatid ni Rome Amo. So, dami nagko-comment, no? The altar boy sa altar server from Baie City, si Ruji Zuzubrado. Salamat kapatid. At Father, exorcist ba si Father Rinaldo Cue? Si Olive Olay. Isa sa mga exorcist sa Cebu, di ba? Si Father Rinaldo Cue. Si shoutout ko, taga-sagbayan, labi na sa Dagnawan, Father. So maraming nanonood natin sa Sagbayan, no? Shout out ako sa mga paisano ko. Sana makapunta ka sa amin, Father, sa bukid noon, si Tena Lina. In God's time po, makapunta tayo, makabisita tayo diyan, no, sa bukid noon, God's time. Pwede ba yung tumangutan ako? Sorry. Pwede ba magbutang o binlik ng cross sa door niya ang nagpuyo live-in partner? Apoy, pwede naman lalagyan ang mga pintuan natin. Kung di din partner, invite nyo na dahan-dahan yayakap sila sa mga sakramento po. Good afternoon, Father, watching from Busay, Cebu City. Makita-kita tayo sa Cebu this coming July 11 sa Mabulo, Bruno. Yes po. July 12 sa San Ramingio. July 13 at Danao. Danao, Cebu, 14 sa Camotes. Camotes. Okay. Yan lang ang schedule natin sa Cebu, no? Yes po. Yan po yung schedule sa Cebu natin. Hana Laranjo, nagpadala sa atin ng 100 stars, ano? At si Sister Ami na Elga. Nagpadala din ng stars. So, i-create natin yung mga generous na nagpadala sa atin ng mga stars. Leah Tababa, 50 stars. Si Eger Lee, 10 stars. Si Milani Hernandez, 10 stars. Si DC Abayari, hi Father, good afternoon po. Always watching from Hong Kong. Parang bago ito, nagpadala ng stars. At si Ami na Ilga, na 100 stars. Si Rosemary
Montijes, 100 stars. Si Mercy Alvarez, lagi po ito. At si Amina Elga, na napadala ng 100 stars. Salamat po. At asang binyo sa Mabolo Fadre, sa ano no? St. Joseph? St. Thomas de Villanueva Parish. St. Thomas ba yun? Ay, sa ano? St. Joseph. St. Joseph, the Patriarch. The Patriarch, Parish. No? Sa Mabolo, sa sentro talaga, no? Si me here is watching. Si Gladys Simparios, good afternoon, Father. Oh, nagpadala si Langi ito. Every live natin, no? Present si Sister Gladys, no? Good afternoon, Father. Ask lang ko, kanus asa imo schedule sa Surigao City. May Surigao ba tayo, bro? Wala na. Wala pa, no? Wala pa. Salamat kay Father na ayoko sa true online blessing nimo sa asin. Wow! Na ako karon sa Singapore, nag-work. Ano yung i-contact mo ito si, ano bro? Si Jima Gogo. Para makuha yung testimonya niya. Maling daw siya sa kanyang ano. Salamat kapatid ha. So yan ang mga sacramentals lang yan ha. Lalong lalo na kapag malapit tayo sa mga sacraments. Dandahan tayo babaguhin. Hindi naman instant na bago tayo. Si Margaret de la Cruz tunod sa atin. Prayer Rajod ang ma-share na ako ni mo Father. Yes, mas mabuti. Yan ang pinaka-the best. Meron namin dito, Galos. Yung mga dasalin nyo ang kinakailangan na natin upang tayo ay maging matatag sa pag matatag sa pagharap ng mga pagsubok na dinadaanan natin lahat po. Unta makaabot ka diri sa lugar sa Sambuanga, si kapatid na Iripet Che Princess Abilia nanood sa atin. Si Iris Baco, sabi niya, ay po, hindi na ka maka-reschedule sa San Roque Paris uling parokya ni Father Munel. Pupunta po ako, no, pero hindi natin so, sa parokya lang, no, hindi natin ipopose, no, sa parokya lang tayo po. Pero hindi yan, exclusive lang sa parokya po yan, okay. Marilo Montimor Conejos nanonood sa atin. Si Juliet Blue nanonood din. Sana makapunta ka dari sa Bacolod, Padre. Praying for your protection, Padre. Sige, in God's time po. Sino yan? Si Ana Luz. Shoutout ni Ana Luz. Shoutout ni Sister Ana Luz Lorraine Narisma. Salamat po. Salamat po sa pagpadala para sa scholarship sa mga ano, sa mga seminarista. Walo na pala yung lumapit sa atin, Brother Edison, at tutulungan natin yan, no, sa pamagitan ng ating pagtulong through here sa social media po. So yan lang sa muna, mga kapatid ha. Salamat sa inyong lahat. Fighting Maria at Attack Safety with a humble heart po. God bless.